Talaga nga naman ano ho, laging napakagaling gumawa ng headlines na itong Rappler. At yan po ang pinagngingit-ngit ng mga taga-suporta na itong si Sara Duterte at ng mga taga-suporta rin siyempre ni Digong. Kaya po sila galit na galit sa Rappler dahil sa mga ganitong klaseng headline. Pero totoo naman kasi, eto yun eh. Wala tayong makikitang mali sa mga headlines ng Rappler. Kaya ako'y believe na believe din sa mga bumubuo ng Rappler. At isa nga sa mga kaibigan natin na naandyan sa Rappler dati na si Rambo Talabong, isa yan sa mga hinahangaan natin. Yun nga, eto po ay tungkol sa pagbisita, sa surprise visit na itong si Sara Duterte kay Atty. Lenny Robredo sa Naga City kamakailan. Ito po'y usapin ngayon ng mga kababayan natin. Marami siyempre sa mga kakamping ang mukhang hindi nagustuhan itong pagtanggap ni Atty. Lenny Robredo kay Sara Duterte. Huwag niyo pong gawing masama si Atty. Lenny Robredo. Ano? Dahil kapistahan ng Piña Francia dyan sa kanilang lugar at natural lamang natanggapin ni Atty. Lenny Robredo ang mga bisita. Lalo't lalo na isang politiko at vice president. Then, naging vice president si Atty. Lenny Robredo, tandaan po natin. So, kung ano man yung kanilang hidwaan sa mga nakaraan, siguro, kung totoong personal lang talaga itong bisita na ito, at kung sino man yung may masamang intention dito, hindi yun si Atty. Lenny Robredo. Kung meron man na may masamang intention, kung meron man na kaplastikan ang ginawa, siguro ang pwede nating ma-pinpoint dyan ay si Sara Duterte. Balikan po natin ang headline na itong Rappler. Ang galing, no? Kahit saan talaga eh, pag nakita mo yung headline ng Rappler, totoo, okay, kaya lang, yun nga, minsan, talagang masasapul yung mga taong apektado ng ganitong klaseng balita, katulad nga ng mga tagahanga, taga-suporta ng mga Duterte. Sabi kasi dito, after breakup with Marcos, Sara Duterte meets with Lenny Robredo in Naga. So ito ay may ibig sabihin eh. Madalas ay may ibig sabihin kasi yung mga headlines na ginagawa ng Rappler. Kaya yun nga, ulit-ulitin ko, nasasapul po yung mga taong hindi clear, hindi totoo ang intention sa mga ginagawa nila. Katulad nga ng nangyari dito sa meetup na ito. Totoo naman, di ba? Na-break na sila. Ibig sabihin, wala na yung unity team. Buwag na. So, yan. Ito na may nangyari talaga pagkatapos ngang mabuwag. Kailan ba nabuwag? Medyo matagal-tagal na rin. Ano? Ilang linggo na rin ang nakakalipas na yun nga, never na daw na magiging or magkakaroon ng team up uli ang mga Duterte at mga Marcos. So, ibig sabihin talagang totally broken na itong relasyon ng Marcos at Duterte. Wala na talagang mangyayaring tandem. So parang may insinuation ba itong mga ganitong klaseng balita na kuno ay nililigawan itong si Sara Duterte, ang mga kakamping at si Atty. Lenny Robredo? Posible kasi yon. Pero wag po nating ilagay ang sisi at wag po nating tignan na negatibo ang ginawang pagtanggap ni Atty. Lenny Robredo kay Tambaloslos. Huwag po nating igaya si Atty. Lenny Robredo sa mga katulad ni Sara Duterte na puro kaplastikan. Yung pagtanggap niya ni Atty. Lenny Robredo, sa tingin ko ay pagiging mabuting ugali yun ng mga taga-Naga bilang kapistahan nga sa kanila ay tinatanggap ang mga bisita, di ba? Ako rin ay nakapunta niya dyan medyo matagal ng panahon. At talagang napaka-accommodating ng mga taga-Naga, napakabait talaga, talagang welcoming sila sa mga bisita. Lalo nga sa araw ng kanilang kapistahan nga. So ayan po ang nangyari. Huwag po nating isisi kay Atty. Lenny Robredo. Totoo na nag-break na itong Marcos at Duterte. At yun nga, bumisita si Sara Duterte kay Atty. Lenny Robredo. Sabi ng ilang netizen, posible daw na merong pinag-usapan tungkol sa politika. Baka daw inamin na ni Sara Duterte kung sino yung totoong nanalo at yun nga daw ay si Atty. Lenny Robredo. Kung ano-ano naiisip ng mga kababayan natin, pero may sense lahat yan. Good luck!